So yun mga tol, and welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. And for today's vlog mga tol ay pag-uusapan natin yung price ng Rusi Chariot 175, no? Maraming nag-request sa atin at nagtanong kung magkano yung presyo ng Rusi Chariot 175. So sa video ito ay babahagin natin yung presyo nito sa installment and cash, no? Dahil marami ring nagtanong nito pagdating sa cash and installment sa price ng ating Rusi Chariot. So ito mga tol ay brand new at bagong bago, sariwang sariwa na kuha sa kasa at nag-iedad pa lang ang ano nito ay nasa 1 week pa lang na nagamit, and brand new ito mga tol, no? So dito mga tol sa Rusi Chariot ay ang cash nito ay sa 100,000 mga tol sa cash. Sa kanyang installment ay meron tayong down payment na 10,000 and monthly na installment na 5,000 sa loob ng 3 years. So dito mga tol ay kung gusto nyo mababa yung monthly ninyo, kunyari maging 4,000 or 3,000, pwede kayong mag-down ng 30,000, pwede kayong mag-down ng 20,000 para medyo less ng konti yung inyong monthly payment, no? So dito mga tol, ang kang kung gusto niyo na makuha ito sa 2 years ata na banggit sa akin, no? Ang 2 years nito ay nasa 6 plus babayaran sa 2 years. So dito mga tol, sa brand new natin talagang ayan, may mga plastic pa. Papansin natin, ayan. Ayan, hindi pa natanggal yung plastic. Ayan, yung crystal niya sa kanyang headlight, no? Yung gulong. So ito nagamit na kasi dito sa farm, kaya medyo ano na, may putik na. So dito may mga plastic pa siya mga tol sa harap. So mahalata natin na talagang bagong bago, no? So dito may plastic pa siya sa kanyang sandalan. So sa yun mga tol, sa isang Rusi Chariot, wala namang pinagkaiba nito pagdating sa body design dito, sa mga tools niya, sa mga gulong, haros the same lang yan lahat, pati yung mga handbrake niya, engine. So ganyan, walang pinagkaiba yan mga tol. Kasi yung ano noon, yung engine noon, medyo matigas siya ikambya, siguro may adjustin pa doon. So ito smooth ang kanyang kambyada, no? Pati ito, yung kanyang reverse gear, pati itong kanyang kambyada, maano siya, malambot. So dito mga tol, yan, mapansin natin talagang bagong bago at hindi pag tinanggal yung mga plastic dito sa kanyang kambyada, no? Yan, talagang hindi siya basta-basta kinakalawang pa. So ang edad nito ay 1 week na nagamit ng owner. So dito kanyang cover, oh. So sa unang bili natin ay ganito yung kulay niya, talagang green na green. So pagkalipas niya ng ilang buwan, ganoon na rin yung kulay niya. So dito sa baba, dito sa loob yung kanyang upuan, hindi pa tinanggal yung ano, parang bubble wrap ata to, pati ito sa sandalan. So iba talaga, basta brand new yung ating Chariot. So ito mga tol, passenger type ito, kaya pwede siya kargahan, no? Tinutupi lang to, itong puan, inaangat lang, kaya pwede siya kargahan ng ano, pwede siya kargahan ng mga bagahe pag kunyari magpapadara tayo, no? Baka magtaka kayo mga tol kung yung sukat ng Chariot na to, tsaka yung cargo type tsaka passenger type. Maraming nagtataka na parang mas malapad tong ano, mas mahaba tong passenger type. So kung iangat natin tong mga tol, yung upuan, halos parehas lang talaga yan sila ng body. Parehas lang. Yan. So dito mga tol, mapapansin natin parehas na parehas, pati tong
parang steel protector niya sa kanyang brake light at signal light, no? Pares na pares talaga yung reserva niya na gulong sa baba. And then, yun yung mga pangbaba niya ng mga chassis. Ayan. Yun yung kanyang spring sa kanyang brake. Yun yung kanyang, ano, yung parang gear, no? Sa may propeller niya. Ganito yung adjustment niya, yung brake adjustment niya. Ganda. So, Rosie Chariot 175cc. So, mga tol, for today's vlog ay drive test natin tong bago na Chariot. So, okay. Oh. So, yun mga tol, atin ang i-drive test to. Okay. Now. Fortuner. No. No. Kay dato. Kay dato. Hoy. Mag-babay ka man. Boy. Ano no, kapag may bro? Problem na naman. Oh. Ah, pangit. So, yun, guys. Mahit man dyan. So, yun. Kumakapit yung ano, tayo na. Okay, dali. Kumakapit yung preno. Wala sa akin. Wala. Ayun kay ano, kay Dato. Kay Dato. Diyan, nasa ito. Hindi, kasi tinatanggalin po, Tee. Di ba? Oo. Saka? Di na, dyan ka lang. O, yung ano pala, Tee. Tee! Diyan nasa tingnan natin doon. Parang makapit yung trailer. Lang. Tingnan mo. So yung mga tol, mapalisin natin sa kanya, ha? Okay yung under niya, tama lang minor niya. So maganda to, mga tol, medyo malambot yung kanyang kampiyada. Hindi tulad ng isang chariot namin na matigas. Yung isang blue na chariot. Ha? Kanyuan. Uy! Okay na okay ah. Medyo nga lang madikit yung preno mga tol. At kapit na kapit.
jalan-jalan. Pasalnya ako sa bantuan. Kasi lulus nyo. Lulus nyo malik ko tayo. Lulus nyo pisot. Pisot lang. Pisot si kuya dyan. Matigas yung ano niya, kabiyada niya? Ah, matigas yung preno? Pero maganda, malambot yung kabiyada. Preno lang yung kumakapit. Pwede ka din ba, no? Dan, sa may butas? Ah, dito ako kumalang sa butas, oh. Boom! Boom! So yung mga tala, ang brand nyo na chariot ay goods na goods pagdating sa takbuhan. Malakas, sumatak. So walang pinakaiba sa bago at ang luma na chariot. Dito pa rin yung kanyang headlight switch, kill switch, ang kanyang starter, signal light, and yung kanyang busina. Then meron siyang laser dito at low and high beam. So dito pa rin yung kanyang key switch, harap. Yung kanyang, ano, same with sa old model ng chariot, yung kanyang panel, no? Diretso tayo. Pinagbubusina ni Kuya Jimmer yung isang tayo, eh. Okay, anak, man. Ayan, oh, sakay na! Babalik mo na eh? Ako na ba? Ako na. Matigas yung preno kung makapit ako. Hindi ba mabalik? Ingay pala ng kotse pag... So yun mga tol, na-review na natin yung ating Rusi chariot na bago. So halos lahat goods, pati yung kanyang dito functional, lahat mga function, no? So yung ano ko na sa kanya, yung preno, ito, hindi siya bumabalik. Wala yung spring siguro. So ito yung kanyang preno, matigas. Ito mga tol, hindi siya bumabalik. Spring lang ang ano, sira.